Ayun nga mga kaista, welcome back to my YouTube channel. Bali, update tayo dito sa ating project ng Gapi. So, ipapakita ko sa inyo mga isda yung ating mga nag-drop na female, no? At yung magda-drop pa lang na mga female. So, yun nga, makikita naman dito sa isdaan, no? Parami ng parami na yung yung ating Gapi, no? Marami nagtatanong mga isda sa akin at nag-BPM na bakit daw hindi ako masyado active doon sa nga pala dito sa beta. Hindi ako masyado active kasi ang ginagawa ko, nag-wholesale na ako. So yung isda na beta nandoon sa farm ng Tagapo. So nandoon lahat nakalagay yung mga betas na pang-wholesale. Kaya hindi ako masyado naglalagay dito ng beta. So, yun na, mas maraming live goods kasi doon sa Tagapo. Siyempre, pakain-pakain lang, ganyan, no? Mahirap kasi sa beta kasi pag hindi napapakain, ang nangyayari, nagiging banso. So, yun, kaya doon ko inilalagay. Pag nag-i-stack lang ako dito ng beta, pag yun, may mga naghahanap ng customer, gusto ko mag-post ng pangbenta na mga pang-budget meal lang, ganyan na hinahanap ng mga customer. So, yun nga, yun, i-update ko kayo dito sa ating isdaan at yung mga Gapi na nag-drop at yung ating magda-drop pa lang na Gapi. So, let's go mga isda at ipapakita ko sa inyo. So ito na mga isda, no, update tayo dito sa ating isdaan. So nakikita nyo dito mga isda, share ko lang naman, ito diba, yeah, mga tank na yan. So mapansin nyo ay yung mga pang show natin kasi may gaganapin na pang show dito sa Laguna, yung sa LGI, no? So bukas na yon, April 1 kasi ngayon ay March 31. So ipapakita ko lang sa inyo mga kasda yung pang show natin na isasabak, no? Baka makasungkit ba, yun yan. Pero syempre marami naman tayo mga kompetensya na magagaling na Gapi breeder, no? Ang galing mga sumipat, ganyan. So ito, papakita ko lang sa inyo mga kasda. Eh mga kaisda, may inyong ating HBB, no? Yan, inyong ating HBB na isasabak sa show. Yan. Yung HBB natin, pati ito. Medyo mahihain siya, so ang bala ko, ayan na, man, medyo nagiging aggressive na siya. Ito ang sure kong ipapasok sa half black na category 3MB. Yan mga isda. So ito yung female niya, yung partner niya. Yan, medyo nasa gilid. Yan. Kasi dito sabi sa LGI, ito yung kumbaga 2.1 ratio ang kailangan nila para sa 3MB at may female. Yan, mamaya ipapakita ko sa inyo mga kasda yung anating yung post nila na LGI na show. Actual. Yan. Bago mga kasda, ito yun, ito yung partner nung ating binirid na HBB, ngayon ay nag-drop na ulit, no? Ito yung line 2 natin mga kasda. Yan, F1 yan, no? Ayun yung unang anak. So, balik, balik nanay lang, no? Or balik tita. Yan.
bago mga isda, may papakita ko lang sa inyo yung Japan Blue Red Tail, no? Yan. Ito. Ay yung Japan Blue Red Tail natin mga isda. Yan. Bali, hiniwalay na muna natin siya. Dahil ang kanyang asawa ay buntis na. Yan. So, pagagalingin lang muna natin yung mga punit-punit niya, no? Makapansin nyo yung male, medyo punit-punit yung buntot. So, ibig sabihin na irita na yung female. So, kailangan niya nang mag-drop, no? Kailangan mag-drop yung female. So, medyo malaki na. Mamaya, papakita ko sa inyo mga kasla yung female na. Sobrang laki ng tiyan na. No? Yan. So, anong brown natin mga kasla? Dito muna tayo. Yan. Yung mapapansin nyo, ang daming ano, lalagyanan na yun. No? Yan. Puro ano yan? Puro gapi. Ito mga kasla, share ko lang din sa inyo mga kasla. Bago tayo magpakita ng mga female na magdadrop, no? Yan. Ito mga kasda, nakikita nyo ba tayo? Ito ay ating HBY ribbon. Yan. Patinan ribbon. Nandyan mga kasda. So, ibibreed natin yan. Ito ay balik tita or balik nanay. Yan. Balik tita or balik nanay. Kung makikita nyo yan mga kasda, sobrang ganda. Wait lang. Diba mga kasda, as in talagang sobrang laki ng female niyan mga kasda, ano? Sobrang laki ng female niyan. So pag nag-breed yan, swerte tayo. Pero hindi pa naman talaga totally na sobrang ganda yan yung ribbon na yan. Kumbaga parang pamana lang sa akin yan. Shoutout nga pala kay Bro Pernel na tiyak yan bro, shoutout sa'yo. No? Yan. So ito na nga mga kasda, game na tayo. Ipapakita ko sa inyo muna mga kasda yung ating mga magdadrop na female, no? Sure ball na magdadrop na female. Ito yung project natin, kasama sa project natin to mga kasda. Dagdadrop na female. Yan. Una mga kasda, ipapakita ko sa inyo muna yung ating ano albino blue red tail, no? Albino blue red tail. Yan. Ito yung female niyan mga kasda. Yan. Mapansin niyo nasa gilid na sila. Siya pala. Yan, mapansin niyo nasa gilid na. So ibig sabihin yan, medyo intian niya, medyo bilog na. So may chance na magda-adapt na yan mga kasda. Bago mga kasda, ito naman yung pangalawang ano, ating albino blue red tail. Yan. May papansin nyo mga kasda, medyo nasa gilid na siya. Yan, nasa gilid na siya. So, medyo malaki na rin ang tiyan. Positive na yan mga kasda. So, may yan, makapansin nyo, may mga live foods yan. Kasi albino yan. So, may chance na prey eater or hindi prey eater. So, ang gagawin natin, lalagyan natin live foods para hindi kainin yung mga anak niya. Yun lang ang diskarte mga kasda para kahit papaano, hindi kainin ng, ano, ng nanay or tita yung anak niya. Yan. Ang maganda yan mga kasda, kung lalagyan nyo ng tubi or dapya, yan, pwede yan mga kasda. Sumunod mga kasda, ito naman yung ating AFR.
Bali, yung AFR na yan, pag nag-drop yan, F2 na. No? Pang F2 na na yan. So, mapansin nyo mga kisda, yan, may mga dapnya-dapnya yan. Sa gilid, mapansin nyo yan, no? Ibig sabihin, nilalagyan ko talaga na live wood yan, mga yan. Para hindi kainin yung mga anak niya. Kasi mga prey eater kasi to. Pero ito namang AFR, subok ko naman to na hindi prey eater talaga. No, mas in talagang churbol na pag nag-drop yan, basta lagi mo ng live woods or tubi, basta ganyan. Churbol na ibubuga niya ng ano. Gusto turuan ko kayo mga kasida kung paano nga ba mabilis ma-produce or mabilis ma-develop yung prey, no? May technique dyan mga kasida, tuturo ko sa inyo. Yan. Bago sumunod mga kasida, ito naman yung ating sumunod na AFR. Ay, yung AFR natin nasa gilid na mga kasida, magdadrop na rin yan. Ay, makapansin nyo, may mga drop niya. Yan. Ayun yung kakainin niya para kahit pa paano pag naanganak siya, hindi siya magutom. Or hindi siya, dahil siyempre napapagod siya, di ba, kakaire, ganyan. So, lagyan mo live foods para hindi kainin yung anak niya. Waiting lang tayo dyan mga kisda. Ito mga kisda, itong nasa green naman ng balde. Eh naman ay, ano, ang tawag dyan ay Tiger King Cobra. No? Yan. Pero female na lahat yan. Pero mag-aangkat tayo ng ano yan, ng male kasi namatay yung male na mga isda. So medyo nakakalungkot kasi medyo mahal kasi talaga yan. Yung TKC na yan. So yun. Produce tayo yan. Magparami tayo yan mga isda.